po. Magandang gabi sa inyo. Ayan po, hulaan niyo po kung anong ulam namin sa gabing ito. Ayan, tingnan niyo po. Ito po ay sapsoy na pang pobre. Sapsoy na pang mahirap po. Ayan po. Ang sapsoy na pang mahirap po ay nangangailangan lamang ng kaunting baboy pero walang atay ng manok. Kailangan lamang po ng sayote, carrots, tatlong sayote para dumami po. Carrots, isang malaki. Yan pong ating mga ingredients dito sa ating niluluto. Excuse me po. Kailangan din po natin ng toyo, patis. Magic sarap syempre, pampalasa po, pandagdag lasa. At kailangan din po natin ng repolyo at beans. Bagyo beans po. Yan, halo ko na po. So, kailangan lamang po para malutong po ito ay kailangan lang po na lagi pong hinahalo. Ayan po. So, ayan po ang aming hapunan ngayon. Sapsoy pang pobre. Bakit po pang pobre po? Kasi po, hindi po kumpleto ng sangkap. Hindi po kumpleto ng mga ingredients po para sa sapsoy na special. Ito lamang po ay pagkain pampamilya. Hindi po. So, dahil po ay medyo malambot na po ang ating sayote at saka carrots, ay lalagyan po natin ng kaunti lamang po ng tubig. Saglit lamang po. So, pasensya na po, nakalimutan ko pagbanggit ang bawang, sibuyas at kamatis po para dito sa pangpagisa po. Bago po igisa ang baboy, kailangan munang mag gisa ng bawang, sibuyas at kamatis. Ayan. So, lalagyan na po natin siya ng kaunting tubig. Kaunti lamang po. Ayan po. So, ayan na po. Lalagyan na po natin ng kaunting tubig para sa sabaw. Yan. So, habang inaantay po natin itong kumulo, time check po muna tayo. Titingnan natin ang ating oras. Titingnan po natin ang oras. Time check po. Po, nanood ng vlog ang aking asawa. So, time check po ay 9 to 8. So, siguro po mga 8:15 ay kakain na po kami. So, balik po tayo. Titingnan po natin ulit ang ating luto. So, hindi pa po ito kumulo. Yan po. Unti-unti na pong kumukulo. So, ayan po ang aming uulamin ngayon sa aking pamilya. Simpleng sapsoy para sa mahirap.
So, dapat po ang isang special na sapsue ay meron din pong atay ng manok. Meron din pong cauliflower, pero kami po ay hindi po ako naglalagay ng cauliflower dahil mahal po. Yan po. So, kumukulo na po siya. Haluin lang po natin. So, bago po natin ilalagay ang Wagyu beans po ay titikman po muna natin. Masarap na po. So, ilalagay na po natin ang ating Wagyu beans. Saglit lamang po, kapag ito ay tansya natin ay medyo hindi naman talagang malambot po, medyo malambot lang po yung ating Wagyu beans. Susunod na po natin ang ating repolyo. Kasi po ang repolyo ay madali lamang pong maluto at kailangan lamang po ay hinahapok lang po ang ating repolyo para masarap kainin. Malutong. Pati na rin po ang ibang gulay. Yan po. Oh, diba? Kita nyo? Okay. So, medyo kulang po ng ating asin. Lalagyan lang po natin siya ng asin. Konting asin lamang po. Yan. At lalagyan po natin ng ating pampatimpla po. At ilalagay din po natin ang ating sayad lang po ha. Kukunin ko lang po ang isa pang pantimpla. So, ito na po. Ilalagay na po natin ang ating pantimplang. Isa pang pampatimpla po. Ang ating pork cube. So, haluin lang po natin. At maaari na rin po natin ilagay ang ating repolyo. Lagay na po natin ang ating repolyo. Po. Medyo madami ang repolyo. Pero kapag medyo mahapkok na po yan, kukunti na rin yan. So, ihalo po natin. So, ayan po. Ayan na po. Nailagay na po natin ang ating
Repolyo po ng ating sapsoy na pang pobre. Ayan po ang pagkain simple ngunit masustansya, maraming gulay. Ayan po, dagdagan natin ng kaunting tubig. Ayan. Kaunti pa po. Lagyan pa po natin ng kaunti. Ayan po, at haluin natin ulit. Halo, 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 pero dahan-dahan lang po sa paghalo. Ayan na po ang ating sapsoy. So, sa sapsoy na pang simpleng pagkain lamang po ay hindi na kailangan bumili pa ng atay. Hindi na rin kailangan bumili ng cauliflower. Meron na po kayong sapsoy kahit walang cauliflower. So, ayan. So, takpan po muna natin at balikan po natin maya-maya. Ayan, titingnan na po natin ang ating niluto. Ayan na po siya. Kanina po, dinagdagan natin ng tubig po. Ayan. So, kumukula ulit siya. Kumukula ulit yung dinagdag natin tubig. So, haluin lang po natin. Ginamit ko yung kanina na sa ano, sa seminar. Thank you. So, ayan na po ang ating sapsoy. So, ilang minuto lang po, luto na po yan. Saglit lang po, ipakikita ko po sa inyo ang isa pa naming inihanda para sa aming hapunan. So, ayan po ang aming prutas. Saging at saka pinya at meron din pong panghimagas. Ayan, galing po sa Tagaytay, dala ng pasalubong ng aking pamangkin na punta sa Tagaytay. Yan po panghimagas pagkatapos kumain. Kakain tayo ng mga prutas dahil po sa panahon ngayon na pandemya kailangan malakas ang ating resistensya. Ayan. So, balikan na po natin. Luto na siguro ang ating sapsoy. Ayan. Ang ating sapsoy po. So, kakain na po kami dahil luto na ang aming sapsoy. Ayan po. Maraming salamat po sa panonood. Pwede nyo po itong lutuin. Kayang-kaya po ito sa mga may mabababa lamang po ang budget na nagbabudget po para sa pagkain araw-araw. So, ayan po. So, bye-bye po at thank you. God bless!